Good day po sa ating lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. So may nagpapalala po sa akin na isang question kay Miss Dalia Almoguera. Yung tanong po niya, ito po. Gusto ko po sanang isunod ang apelido ng ama ng anak ko sa apelido niya. Ibig sabihin, hindi pala sila kasal. So, yung tatay niya nasa malayo, anong gagawin ng tatay ng bata? O ibig sabihin, tatay ng anak niya, para mapatunayan na siya talaga ang tatay ng ama niya. At anong gagawin niya para malipat yung bata sa apelido ng ama? So yun ang sasagutin ko po maya-maya. Promise. Hey po sa ating lahat, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Yung sagot po natin sa tanong po ni Miss Dalia Almoguera, kasi silang dalawa, babae at saka lalaki, may anak po sila but hindi sila kasal. Gusto ni Alma Almoguera na gamitin yung apelido ng tatay ng anak niya, ibig sabihin yung boyfriend niya or kalibid partner niya, anong gagawin po niya? In the law kasi, basta ang bata is an illegitimate child. We say illegitimate child, yung tatay at nanay hindi kasal. So, ibig sabihin, normally and mandatory, dun talaga yan kay nanay ang apelido. Ibig sabihin, ang apelido ng anak sa labas or illegitimate child kay nanay. As a general rule. But may bagong batas po tayo ngayon na pwede nang gamitin ang apelido ni tatay kahit hindi sila kasal ni nanay. But may mga kondisyon po yan. Una, of course, pumayag si nanay kasi ang custody ng bata, basta ang bata is an illegitimate child kay nanay. So, ibig sabihin, dapat pumayag si nanay. Pangalawa, dapat ni-recognize ni tatay na siya ang tatay ng bata. Ibig sabihin, kahit na may proof tayo na siya ang tatay ng bata, kung hindi naman pumayag si tatay na gamitin yung apelido niya, hindi talaga pwede magamit. Ibig sabihin, in order na magamit yung apelido ni tatay sa anak sa labas or illegitimate child, una, pumayag si nanay. Pangalawa, pumayag si tatay na gagamitin yung apelido niya. Pangatlo, ni-recognize ni tatay na siya ang tatay. Ibig sabihin, pipirma siya sa birth certificate, gagawa siya ng affidavit of acknowledgement, or aside that, kailangan may proof siya. For example, sa mga insurance po niya, gagamitin niya yung bata as kanyang beneficiary. In that case, kailangan talagang may mga documents to prove na siya ang tatay and ni-recognize niya ang bata. Dalawa yan, ha? Ang nanay, pumayag. Si tatay, pumayag. At kailangan si tatay ni-recognize niya na siya ang tatay ng bata. In that case, pwede nang gamitin ang apelido ni tatay. But kung for example, in this case, malayo si tatay, wala namang recognition nangyari, hindi naman in-acknowledge ni tatay ang bata, so hindi talaga pwedeng gamitin. Kasi in one case or in the law na ni-require po ng batas po natin, kailangan pumayag si tatay at ni-recognize ni tatay na siya talaga ang tatay ng bata. Thank you po. For legal advice, please call me landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203, or pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber, WeChat, WhatsApp, sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353, or 0932-885-6203. I repeat po, 0932-885-6203. Please like, subscribe, and share my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. I repeat po, facebook.com/MarkTolentinoLaw. And of course, my YouTube page sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Thank you po.